Morderly ako ng UPS sa Lazada. Ito naman yung Portress UPS 800i. Mas mahal to kasi sa ProLink. Pero baka mas safe kasi yung ProLink sumabog nga nung nakaraan. Sa iba naman ako bumili. Ayun yung mga specifications ng UPS. Basahin nyo na lang, i-post nyo na lang yung video kung gusto nyo basahin. So baliwalo yung saksakan niya. Yung apat, yung surge lang. Tapos yung apat din, may battery backup at surge protection daw. Tapos yan naman yung mga reviews, marami naman 5 star. Wala ka lang nag-check kung tama yung output voltage niya. Puro unboxing lang yung nasa reviews. Medyo marami rin yung 1 star. Hindi rin gumagana yung sa iba. Mabilis daw malobat. Ayan yung ibang UPS na available nung ginawa ko yung video na to. So dumating na siya. Ito na yung packaging. Isang layer lang ng bubble wrap yan. Nagtipid yata sila masyado sa bubble wrap. Tapos ayun yung resibo sa taas. So ayun na itsura niya pag in-unbox. May dalawang styro. Naka-plastic lang yung UPS tapos yung cord. Ay yung mga outlets niya, apat na surge lang, tapos apat na may battery backup tsaka surge. Ayun yung warranty sticker. Ayun yung user manual. So kung makikita nyo, mas maliit siya kasi sa ProLink. Mas malaki yung, mas mahaba yung ProLink kasi dito. So ibig sabihin, mas maliit yung battery capacity nito kumpara sa ProLink. So hindi ito tularuan, huwag daw pahagamit sa bata o pahawak. So ang output niya is 220 volts daw. Tapos ito naman yung sa outlet, yung cord. 18 AWG daw yung wire. Mukha namang 18 AWG dahil mahirap siyang bluetoothin. At mismong plug. So kailangan mo ng grounded or earthed outlet para dito. Ayun yung breaker na pagka nagkaroon ng short circuit or kung ano mang overload, pinindutin mo na lang para matareset. Wala namang kaskas ng unit, tala mukha talaga siyang brand new. So ito yung user manual, kung gusto nyo basahin, i-post nyo na lang yung video.
So, line interactive daw tong UPS na to. At may AVR na rin. So, pag daw bubuksan, dahil kahit nakapatay ito, may power pa rin siya dahil battery operated nga. May battery backup siya. Dapat ang baba lang yung power draw na kailangan mong isaksak dito para mas mapahaba yung life niya. Huwag daw isaksak yung UPS sa sarili niyang outlet. So, huwag daw maglagay ng printer o laser printer sa UPS. So, pag daw naka-battery backup siya, magbi-beep daw yung UPS. Kung hindi mo siya gagamitin, i-charge daw every 6 months ng 10 hours na charge. Ayan yung LED indicator niya. Yung table kung ano yung ginagawa ng LED. Tapos yung troubleshooting chart, kung may problema ka, basahin muna to bago mo i-contactin sa seller or kung sino ang authorized. Tapos at yung specifications din na nakasulat dun sa Lazada. So, testing na natin yung UPS. So, kulay blue yung LED niya at mandar na siya agad pag saksak pa lang. Yan yung battery backup mode niya. Kulay red yung LED. Nagbi-beep siya pagka naka-battery backup. Pero kung mapapansin mo yung nasa manual, green LED daw yun nandun. Pero wala namang green LED dyan eh. Blue at saka red lang. So para mamatay siya, kailangan pindutin ng matagal. Ganun din para mabuksan. So, check natin yung voltage sa outlet natin sa bahay. Mga 240 volts AC. Kailangan daw i-charge ito ng 6 hours pagkatapos pagka-receive mo. So ito na yung voltage pagka naka-battery backup. 161 volts lang, hindi siya 220 volts. So measure gulo ko lang yung multimeter ko kaya nagkaroon parang 16 volts lang. So yan yung pagka hindi siya naka-battery backup, 240 volts din. Parang hindi gumana yung AVR niya. Ito naman testing natin kung makamatay ba yung monitor ko habang nanonood ako na nakasaksak sa UPS. Battery backup na uli siya. At yan na uli yung power sa outlet. So salamat sa panonood sa video at kung na-enjoy nyo, mag-subscribe na lang kayo.